tumagal ang inflation o bilis ng pagmahal ng mga bilihin nitong Enero. Dahil daw yan sa paghupa ng pagtaas ng presyo ng ilang mga produkto at transportasyon. Pero ayon sa PSA o Philippine Statistics Authority, hindi pa kasama rito ang epekto ng dagdag sa excise tax sa mga produktong petrolyo. May report si Leigh Alves. Nitong Enero, naitala sa 4.4% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo, pinakamababa sa nakalipas na 10 buwan. Bumagal ito kumpara noong December 2018 na nasa 5.1%. Pero mas mabilis kumpara noong parehong panahon noong isang taon na nasa 3.4%. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang pagbagal ng price increases sa food and non-alcoholic beverages, alcoholic beverages, tobacco at transportasyon ang nakahila pababa sa inflation. Bumaba rin ang inflation sa Metro Manila mula Disyembre pero may pagtaas sa presyo ng mga pagkain. Napansin din namin na for NCR, yung food nagpakita ng pag-angat ng pagtaas uli. Pag-accelerate ng pagtaas ng presyo from December to January. So for NCR, food needs to be monitored. Food prices needs to be monitored. Bumaba rin ang inflation sa ibang rehiyon pero nananatiling pinakamataas sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at pinakamababa pa rin sa Cordillera Administrative Region. Kasi island provinces ang arm. So mukhang yung delivery ng supply ng bigas ay nakakaapekto sa presyo doon. Pero PSA na ang nagsabi, wala pa rito ang epekto ng dagdag sa excise tax sa produktong petrolyo dahil hindi pa lahat ng gasolinahan ay nagpataw nito noong Enero. May epekto ba yung sa inflation? Sa ating experience last year, meron talaga. Pero as to how, kung paano kabigat yung epekto niya sa inflation, hindi natin talaga masabi. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na may impluwensyahan ang inflation sa bansa ng presyuhan ng krudo sa world market. Leigh Alves, GMA News.